Katulad ng mga karaniwang bata sina Yuri, Sam at Egan. Kapag may iniutos ang kanilang ina, madalas nagtatalo sa halip magtulungan. Siguro napapansin ko, mga kagaya rin ng mga ibang tipikal na bata, kapag ka inuutusan, minsan hindi mo sure kung hindi talaga narinig o talagang hindi lang pinili lang nilang huwag makinig. So ngayon kasi daming distractions, di ba? Lalo na yung paggamit ng mga gadgets, ganyan. Hindi kang worried rin naman ako kasi baka kalakihan nila yung ganun. So iniisip ko anong pwedeng gawin para mas maging masunurin sila magkakapatid. Bukod dito, nababahala din ang inang si Desiree sa pagiging dominante ni Sam. Madalas nararamdaman ng kanyang kuyang si Yuri na tila walang respeto sa kanya si Sam. Halimbawa, yung inutusan ko sila na bumili ng yelo dahil alam niya na si kuya niya minsan namamali-mali. So ang gagawin niya, mag-volunteer na lang siya. Kahit hawak na ng kuya niya yung pambili, kunin niya yun, tapos siya na yung bibili. So hindi ko na na-feel na alam niya ako. Gusto po, niya, way niya. Hinayaan ko po. Pero gusto kong ma-realize niya na kuya pa rin yun, na dapat niya pa rin irespeto yung kuya niya. Ang pangyayaring yun ang nagtulak kay Yuri na sabihin sa ina ang kanya namang nararamdaman hinggil sa kanilang problemang magkapatid. Sinasabi niya ng malinaw sa akin na hindi niya nagugustuhan yung ginagawa minsan ni Sam na siya na lang lagi yung nasusunod. Ngunit may lalo pang nagpalala sa sitwasyon ng magkapatid na Yuri at Sam. Binilang po ako ng tito ko ng bike, tapos po nun, bigla pong binilang po ni mami at daddy si kuya ng bike. Tsaka po, bigla po ako nainggit. Subalit, nagbago ang lahat ng makapanood si Sam ng Superbook kasama ang kanyang mga kapatid. Nagustuhan ko po siya kasi po, it's all about God's story. Tapos po, bigla ko po napanood yung Prodigal Son. So angry that he would not even go into the house. Natutunan ko po doon na magmahalan po kami magkakapatid. Na huwag po magselos kahit meron po siyang sariling gamit. Dahil doon sa episode na yon, nakagawa siya ng letter para sa kuya niya na nagsusorry siya dahil na narealize niya na mali yung ginawa niya, na kuya pa rin yun at dapat pa rin irespeto. Hindi ko na po pangunahan si kuya na mahalin at irespeto po yung kapatid ko. Na parang mas marami pa po yung nagawa niya sa akin kaysa po yung nagawa ko po sa kanya. Parang gusto ko na po bigyan po siya ng special present. Bukod sa paglalim ng relasyon ng magkapatid na si Yuri at Sam, natuto rin silang maging masunurin sa inuutos ng magulang. Nagpapasalamat ako sa Diyos kasi meron akong katuwang sa pagdidisiplina ng aking mga anak, kagaya ng Superbook, para i-guide yung mga anak namin at the same time turuan sila ng mga stories from the Bible.